Sa pagsapit ng 2024, umaasa ang pinuno ng Lions Nation MMA na si Edward Fulayang na mas magiging masagana pa ang taong 2024 para sa kanilang grupo. Yan ang ulat ni Rafael Bandairel ng PTV Sports. Sa nagdaang taon na subukan ng husay at tatag ng Lions Nation MMA kasunod ng mga laban ng dalawang founding members nito na sina Edward Fulayang at Joshua Pasio. Kapwa nakabawi ang dalawa sa una nilang pagsabak sa aksyon habang bit-bit ang bandera ng bagong grupo. Sa pagsapit ng 2024, umaasa ang kapitan ng paksyon na si Fulayang na mas marami pang biyaya ang darating sa kanilang samahan. We are excited na naniniwala na maraming opportunities ang mag-o-open up sa 2024. Ang daming doors na nag-close noong 2023. So, syempre, we are opening the year with a lot of anticipation and of course, hope na magiging maganda yung 2024 para sa Lions Nation. Isa na sa mga oportunidad na tinutukoy ng Punong Leon ang title shot na matatanggap ni Pasio sa isang rematch kontra kay One Strawweight Champion Jared Brooks sa Marso. Naniniwala ang Igorot fighter na manunumbalik ang sigla ng lokal na eksena ng MMA kung magkakaroon ulit ng isang world champion ang Pilipinas. For Joshua siguro, he is taking it as an inspiration na lang, as an added motivation for him to be more focused and be more prepared para makuha yung belt. Kasi at the end of the day, kapag nakuha natin yan, undeniably talaga na babalik at babalik yung ONE Championship dito sa Pilipinas. Samantala, kasunod ng kanyang redemption fight noong Setyembre, naninindigan ang dating ONE Lightweight Champion na ipagpapatuloy ang kanyang kampanya upang makabalik sa tuktok ng kanyang dibisyon. Rafael Bandairel para sa Bayan.